kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan. Hi! Panibagong araw na naman, panibago namang makabalbalan na banggang po tipag-usapan, mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro, ito pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman, mga kababayan. Nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yeah, siyempre si Sir Ivan, mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan, mga kababayan, nanungurot po na mga salat ng lipunan at saka yung mga membro na mga ok-ok at saka yung may mga virus na mga utak, mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kurdyan araw-araw kasi puro yan mga pasaway. At lang nabibigay po na problema sa Pilipinas at saka literal, mga kababayan, sila po ang dahilan kaya bumabangkal po ang pagudlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukurte araw-araw, kukurte natin sila talagang mamaitim po na mga singit. Hi! So how are you today, mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw. So tinibibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And bros, lagi ko po itong sinasabi dito raw-araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy everyday. Iwas kayo doon sa mga taong nabibigay sa inyo ng problema at nabibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam mo natin, mga kababayan, huwag sa kakaroon kayo ng stress sa buhay. Diyan nag-uumpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po, good vibes everyday at saka smile lang po everyday. And girls, mga kababayan, ngayong araw, marami nang buti po usapan. Alam nyo ba na si Attorney Rowena Guanzon ay parang pumutok yata yung utak, mga kababayan. Lumabas na naman ang kanyang pagkabasakulera. Kasi nga si Guanzon, mga kababayan, nagagalit siya na siniraan natin yung celebration nila kahapon, yung EDSA 37. Galit na galit yung matandang mama, yung matandang attorney. Hey, paano titirisin natin, mga kababayan? Kasi merong masamang sinabi po doon sa kanyang statement. Nagmura na naman yung lola ninyo. Mukha yata nakalimutan na naman kanyang maintenance. But anyways, mga kababayan, isa rin sa ito po usapan ay ito rin itong inireklamo po nating, mga kababayan, tungkol po sa pagbibigay po ng ayuda dyan sa DSWD. Sisilipin natin, mga kababayan. And of course, isa rin sa ito po usapan ay itong nangyayari sa movie na Ako Si Ninoy doon mismo sa Iloilo, Haro. Kasi alam niyo, mga kababayan, meron pong masamang nangyayari dito sa Ako Si Ninoy. Even though yung governor doon ay medyo ka-allied po ni Lini Lutang, mga kababayan, mga ka-campings. Pero waifik, mga kababayan, kasi alam ko kung bakit hindi na ito pinapanood po ng mga mamayang Pilipino ang Ako Si Ninoy, dahil ito talagang movie na ito ay isang basura. Ipapakita natin dito, mga kababayan, yung ating dala po na ebidensya na tinanggal na po sa mga movie po or mga cinema doon po sa Iloilo. Alam nyo naman, ito mga kaibigan natin na mga anti-Marcos at sa kanyang mga anti-Ivan, nagbabantay lagi sa atin araw-araw, mga kababayan. Sinabi pa nila na si Sir Ivan daw ay bayaran daw ni Direk Darliap kasi daw lagi kong ipinipromote dito ang movie po na Martyr or Murderer. Bayaran ba si Sir Ivan ni Direk Darliap? Hey, hindi nga ako kilala ni Direk Darliap. Bakit ko ipinaglalaban at ipinopromote po ang movie ni Direk Darliap, mga kababayan? Dahil ang kanyang movie ay tungkol po sa mga Marcos. Alam naman natin yung mga Marcos, mga kababayan, napakabuting tao po yung mga Marcos. At tayo po ay naniniwala na yung mga Marcos ay wala pong kasalanan sa panahon po doon sa kay Apulakay at saka sa panahon nga pala ng mga Aquino, yung pinatalsik sila, mga kababayan. Walang kasalanan po yung mga Marcos. At alam nyo ba, meron akong ipapakita sa inyo mamaya na isang clip na nagpapatunay dito, mismo po isang NPA na nagsabi na si Apulakay, si Ferdinand Marcos Sr. is the greatest president ever been sa Pilipinas, mga kababayan. Or we ever had nga pala. Sorry, nagkamali tuloy yung English natin. Si Apulakay po ang the greatest president we ever had until at this moment. Yun pong sabi ng NPA, mga kababayan, at marami sa ditong ibinisto po tungkol kay Lini Lutang. Speaking of Lini Lutang, mga kababayan, alam niyo ba, meron ng inilatag ngayon na malaking billboard si Lutang, mga kababayan, at mamaya ipapakita natin yan. Mukha yatang meron ng budget siguro sa paglagoy-lagoy niya doon sa mga iba't ibang country, mga kababayan, sa paninira niya kay BBM,
Mukha yata nakuha na ng sponsor. Ang laki ng billboard. Napakaaga naman ng kumpanya, mga kababayan. Ang aga talaga eh. Kung titingnan nyo yung billboard niya inilagay po doon sa Robinson. Oy mga Antay Marcos, mga Antay Ivan, meron akong ebidensya dito. Kasi alam niyo mga kababayan, itong mga Antay Ivan na kasama natin dito, lagi po lang tinitira si Sir Ivan. Araw-araw, pagising ko pa lang, andyan na ang kailang mga comment po na ang pangit naman, basahin. But anyways, manhid na si Sir Ivan. Talagang sanay na tayo dyan. Of course, at least dito, nagsasabi tayo ng totoo. Unlike doon sa kanilang mga hinangaang mga anti-Marcos na mga vlogger, puro lang ngaw-ngaw, wala namang ebidensya mga kababayan. I-defect news sila at saka chismis lang. So of course, mamaya, ibabalik ko na mayroong ipapakita sa inyo na isang clip po na nagpapatunay dito na magaling at saka talagang napakabait po yung mga Marcos. Of course, bago tayo mag-start mga kababayan sa ating mga topic ngayong araw, meron muna akong itatanong sa inyo. Ito po kasi ay marami nag-comment dito doon sa Bulgar TV. Eh siyempre, ating kaibigan po na News Out ng mga kababayan, itatanong na rin natin dito. Kasi of course, marami tayo ditong mga Marcos supporter at saka mga Marcos loyalist. Ito ang ating question mga kababayan. Anong say mo na nakiisa si PBBM sa anibersaryo ng IDSA People Power na nagpatalsik sa kanyang ama? O ulitin natin mga kababayan, anong say mo na nakiisa si PBBM sa anibersaryo ng IDSA People Power na nagpatalsik sa kanyang ama? Please comment down below mga kababayan. Of course, babalikan natin yan at babasahin yan ni Sir Ivan. Alam nyo naman si Sir Ivan, alam nyo na. Lagi kong binabasa po ang inyong mga comments. Kasi pinapahalagan ko po lahat ng mga comments kasi nanunguha po ng mga impormasyon si Sir Ivan para meron tayong maibabalita. Of course, siyempre, bago tayo pumunta doon sa ating topics ng kababayan, of course, kumustahin mo natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga rin natin ng mga Marcos Loyalist. And because huwag rin natin kakalimutan, kumustahin natin ang ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kababayan? At lalong-lalo na, kumustahin rin natin at pasalamatan ang mga Uniteam supporters. Kasi alam nyo naman mga kababayan, mga Uniteam supporters ay hindi po nila iniwan po si PBBM at saka si EFL Lisa Araneta Marcos. Hanggang ngayon, solido pa rin po at mainit pa rin po ang kanilang suporta sa ating Pangulo. Thank you so much sa mga Uniteam supporters. Appreciate rin natin at saka i-greet natin na happy 30th birthday, or not 30th, 13 mga kababayan, 13th birthday sa eldest son ni Erickson Tesmo Vlog. Kasi nag-celebrate sa mga kababayan February 26. So that is kanina, pero kung sa Pilipinas tayo, that is kahapon. So once again, happy birthday po sa eldest son ni Erickson Tesmo Vlog. Hi and shout out also kay Andres Franco from Jersey City, USA. Hi to Nympha Soriano 15 from Singapore. Kasama rin natin ngayong araw si Arturo Mina sa taga Ilocos Sur. Hi to Wolf Freedom. Shoutout rin natin si Betel Yeba. Hi to Virgilio Villanueva. Shoutout rin natin si Jad Sim from Abu Dhabi. And hi to Mama Recres Hernandez. At saka shoutout rin natin si Maiti Vaiza. Ngayon mga kababayan, bago tayo mag-start, meron muna akong panawagan kay Paul Soriano mga kababayan, kay Direk Paul. Kasi si Direk Paul po, palagi pong kasama ni PBBM. Ngayon mga kababayan, or saka also kay PCOO, Chiloy Garafil. Kasi nga mga kababayan, doon po sa Tanok ni Ilocano Festival nung isang araw, kasi nung papunta na po si PBBM doon sa stage mga kababayan, ay open po ang kanyang zipper. Napansin nyo ba mga kababayan doon sa video? Kung i-review nyo po, open po yung zipper ni PBBM. Baka hindi yata napansin ng ating mga kaibigan dyan at kasama po lagi ni PBBM. Isa naman lang kay Sir Paul Soriano, kung meron po kayong nakita po na katulad ng ganyan, open yung zipper or ano bang mga nandyan po sa sinusuot po ni PBBM, pwede nyo naman siyang sabihan. Lapitan nyo ng konti at saka i-whisper nyo lang po. Sabihin nyo, Mr. President, open po ang yung zipper. Kasi alam
nyo mga kababayan, pinagfiestahan ho ito ng mga anti-Marcos, ng mga Fengklawan doon sa Twitter, kung ano-ano na ang kanilang pinagsasabi. Yun nga, sabi pa doon sa mga ano, sa mga Fengklawan, alam nyo na, ang pangit nilang, magsabi. Sabi pa doon na nakalimutan, dahil daw sa laging umiinom daw ng Coke, itong si PBBM, nakalimutan na daw na mag-zipper. Pero kung mapapansin nyo mga kababayan, hindi naman ho yan brief. Yes, hindi naman yan brief. I think ano yan, polo. Kanyang polo po sa nung tinakin niya. So nakita yung polo, hindi naman siguro brief yan. Hindi naman siguro makababayan, no? But of course, ibabalik natin dito sana next time po kay Derek Paul Soriano. Please pakicheck naman po si PBBM. At saka kung hindi nyo ano, pwede na lang po i-edit na lang po sa inyong mga video para hindi na mapansin ito kasi mga anti-Marcos dyan, mapagbantay kasi mga kababayan at saka sisiraan kagad si PBBM. So anyways, bago tayo mag-start mga kababayan, dito muna tayo, bago tayo pumunta dun sa mga main topics natin, babalikan muna natin itong si Rui Naguanson. Kasi nga, mukha yatang nakalimutan na naman ang kanyang maintenance. Meron siyang ipunost po kanina or kahapon nga pala ito doon sa kanyang Twitter account. Sabi niya, dapat kayong mga pulangaw na hampas lupa, tinawag tayong hampas lupa mga kababayan. Sabi niya, magpapasalamat na, sabi dito, balik ko lang, dapat kayong mga pulangaw na hampas lupa, magpasalamat na nag-people power. Kung hindi, bankrupt to the hundredth degree ang Pilipinas at wala kayong trabaho ngayon. Salamat, nagpasalamat tayo mga kababayan na nag-people power dahil daw kung hindi daw nag-people power, nabankrupt na daw yung Pilipinas. Hindi ba niya alam na mas nagka-problema at saka na, naranasan po ng Pilipinas ang darkest days sa Pilipinas noong nagsimula po na umupo itong si Curicong mga kababayan, yung Madjungera. Diyan po nag-umpisa na nakalitsilitsi po yung Pilipinas at alam nyo ba na, na yung papa ni PBBM, si Apolacay, napakagaling po at saka maganda po ang kanyang mga plataforma mga kababayan at saka yung mga proyekto. Kaya sa panahon po ni Apolacay, totoong-totoo po na umunlad talaga yung Pilipinas. Kaya lang talagang hinarang ho yan ng mga oposisyon mga kababayan kasi nga ayaw nila na umunlad po yung Pilipinas. Pero kayo maniniwala kayo dito sa sinasabi po ni Guanzon na magpasalamat daw tayo na nagkaroon daw ng people power kasi daw kung hindi daw nagkaroon ng people power, nalugmok na daw yung Pilipinas at saka nagka-bankrupt na daw, parang baliktad yata. Pero tatanungin natin itong si Guanzon, bakit ngayon wala nang naniniwala po sa EDSA ninyo? Kayo-kayo na lang po naglulukuhan sa inyo mga sarili. Di ba nakita natin ng isang araw mga kababayan sa celebration po nila sa EDSA 37, mas marami pa po yung mga kapulisan natin na nandun kaysa mga nag-rally at saka sa umaten po sa mga dilawan. Di ba mas marami pa yung mga kapulisan mga kababayan at saka yung pinicturan sila doon sa mga angle na marami sila tingnan mga kababayan. Pero ang totoo niyan, sa actual talaga, mas marami pa yung mga kapulisan natin kaysa mga nag-rally. Mukha yatang nang kulang na yata ang kailang budget mga kababayan, hindi na naarkila lahat. Nasaan na kaya ang kailang mga sponsor dyan? or baka lang, siguro nagising na talaga yung mga mamayang Pilipino, mga kalyado nila na mga Pengklawan na na talagang piki na hero itong si Ninoy Aquino mga kababayan. Nagising na ho sila sa kanilang mahabang pagkakatulog. Buti na lang kasi napaka-easy na lang po na mag-research ngayon. Nandyan naman po si Google, napaka-easy na lang po mag-internet at maralaman nyo kaagad dahil po sa YouTube, dahil po sa Facebook, Twitter at saka sa Instagram. Malalaman nyo kagad ang totoong nangyari po sa panahon po ni Apolacay. Kaya itong mga bitter po ng mga dilawan mga kababayan, itong si Rowena Guanzon, alam ko yung bakit siya tira ng tira dito sa mga Marcos dahil pira-pirahan na lang sila ngayon mga kababayan. Once kasi maninira ka sa mga Marcos mga kababayan doon po sa Twitter, malaking budget dyan. Alam na alam mo yan kasi sinasakyan ho yan ng mga dilawan. At saka alam nyo, meron ako ipapakita sa inyo. Kasi po, doon sa diba sinabi ko sa intro na meron akong nakita doon po sa Robinson mismo mga kababayan, ang laki, napakalaki ng billboard ni Nanay Lotang. Mukhang napakaaga yata na nangumpan niya mga kababayan at saka ang laki pa ng billboard. Parang feeling yata artista or product ambassador. Mukha yatang meron ng budget mga kababayan. Andam-andam na tayo.
Mag-ready na tayo. Bak, parang ano, feeling ko parang atake na talaga sila eh. Pero hindi yan maano, hindi yan mangyayari, makababayan. Dadaan pa rin siya sa aming mga kamay. Yung mga kasama nga natin dito na mga anti-Ivan, nasasaktan nga kaagad na tinitira ko ang kanilang hero na si Ninoy at saka itong si Kurikong. Nasasaktan kaagad, lalong-lalo na pagtitirahin natin itong si Lini Lutang. Hindi pa rin yan mananalo kasi itong si Lutang, napakalutang talaga. Kung mananalo yan, makababayan, kung sakali nanalo yan bilang presidente, naku, napakadelikado po sa Pilipinas. Walang magandang kinabukasan po yung Pilipinas kung si Lutang po naging presidente. Naku po, magiging balwarte na naman ng mga Aquino. Ialam nyo naman yung mga Aquino, mga kababayan, mahilig po sila mambili po ng mga government-owned or mga government property. Diyan po nag-umpisa po na nalugmok yung Pilipinas. Of course, dahil nga napag-usapan natin dito si Lini Lutang, mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo na isang clip. Hindi naman ganun kahaba, mga kababayan, kasi dito sa interview nito, in-interview po doon sa laban kasamang bayan na si Pete, mga kababayan. Kilala nyo ba si Pete? Siya po ay isang kadre na membro po, siyempre, membro po ng NPA, at sinabi niya dito yung kanyang karanasan tungkol po kay Apulakay. At napakaganda po ang kanyang sinabi, mga kababayan, kasi sinabi niya doon na walang kasalanan talaga yung mga Marcos. Of course, sabay-sabay natin panoorin, mga kababayan. For more details, let's watch this. Question, Pete. So, sumali ka sa CPP. So, therefore, galit na galit ka kay Ferdinand Marcos Sr. Yes, right? Yes. Kung ano yung mga kasinungalingan na sinabi sa tungkol kay Ferdinand Marcos Sr., mm-hmm. pinaniwalaan mo? Yes. Sa umpisa. So what do you think about it now? Anong assessment mo kay Ferdinand Marcos Sr. ngayon? Ang sasabi ko, no? President Ferdinand E. Marcos is the best president of the Philippines. So far, ngayon, no? Yeah. Nationalistic. Hindi totoong si tuta ng pano. Yeah. In fact, may mga revelation si Joseph Smith ng CIA station chief in 1959. That guy is clever, cannot be trusted. Ibig sabihin nun, maka-Pilipino siya, hindi siya magpapatuta sa kano. Mm-hmm. No? Yung ginawa niya yung sa PhilCAG, small contingent lang yon, tapos pinull niya out. Sa Vietnam. At saka civic action group yon. So, I'm shocked that you, a former CPP, NPA, NDF, who used to hate Marcos, your judgment of him, now he's the best president that this country has ever had. Right. Totoo. Really? Wow. Ang shocking pa, ma'am. Sa akin. Na before ang Plaza Miranda na itinuro ng CPP, NPA, NDF at Ninoy Aquino kay Marcos, ay talaga palang nagkakaroon na ng sabwatan at series of meetings si Ninoy Aquino, si Aping Yap at iba pa mga politikong kasabwat nila with CPP, NPA, NDF top leaders even before CPP, NPA, NDF were formally established in Central Luzon. In other words, Ninoy Aquino empowered and gave the resources to Joma Season so that nabuo ang CPP, NPA, NDF, lalo na pati yung armed component, yung NPA. And he actively participated in the violent overthrow of the Ferdinand Marcos administration. Yes. Pete and Eric, no? So ito pala yung mag-explain kung bakit itong mga buhay pa na katagal-tagal na nitong mga yung mga nasa CPP pa rin hanggang ngayon, bakit hindi nila binibitawan yung Marcos narrative? Yes. Kasi mabubuking na from the start, it was never the Marcos. Yeah. It was never Ferdinand Marcos Sr. Yeah. na nagdeklara ng martial law para kumapit sa kapangyarihan at sirain ang demokrasya. From the start, years before, binabanggit ngayon ni Kapit Arce, ang pagsabwatan ng ilang senador na siya nito, ha? At gobernador si Aping Yap during the time sa Tarlac. With the CPP, NPA, and it before these organizations of terrorists were born, ang sabi ni Ma'am Lorena, nag-provide ng armas, logistics, pera, hindi China ang nauna. Ninoy Aquino is being pointed out right now with other politicians related to Liberal Party. Tama ba, Pete Arce, ang aming pagkakuha? Yes, in fact,
yung ang AFP wala pang Armalite during then. Ang NPA may dalawang Armalite na. Iyon. 1968 wala pang Armalite ang NPA meron na. Sa pizza, sa madaling salita, ako yung sasummarize ko, Pita. Because of his political ambitions, Ninoy Aquino sold us to and put the country in grave danger, no? And yun yung ano, yung parang yun yung naging brand of politics ng Liberal Party actually, no? Pero ang hindi siya ano, komunista, no? Hindi siya komunista. May ambition lang siya maging presidente. Yeah. Parang si Lenny Robredo. Hindi rin siya komunista. Kailangan niya ng isang private army. Gagawin niyang private army ang MNPA daw sa kapahamakan ng taong bayan. Ang alin-alin ang gagawin niyang private army? Ang NPA. At hindi ka ba man nagtataka? Taong bayan, di ba kayo nagtataka? Never sinunog ang mga tubuhan sa Hacienda Luisita. During the time na nandyan ang NPA na nanunog ng mga hacienda. Pumapatay, never nilang ni-raid at inatake ang mga armed goons sa Hacienda Luisita. Kasi sinagot na ni Pete Arce ng kanyang revelation. Doon sila nagtatago, Joe Masison, Rodolfo Salas, Bernabe Buscaino, and the rest ng mga leaders ng NPA at the expense of Ninoy Aquino and Hacienda Luisita. Okay, isa pang revelation ko yung sa sa martial law, no? Yung goodness of the martial law. Yeah. After the declaration of martial law, Marcos imposed land reform in the entire country. Ano nangyari noon sa Central Luzon? Bakit hindi nagwagi ang NPA sa Central Luzon? Mm-hmm. Hindi sila nakaka-foothold. Palagi silang na-dissolve. Kasi yung land reform ni Marcos sa Central Luzon, very successful. Ang irrigation sa Central Luzon, 8 times ang lumaki. Tama. Tapos yung rice and corn sufficiency during that time, napakalaki. 1972, hanggang 1979, napakalaki. Nag-export tayo ng 15% surplus of agricultural production. Ang daming yumayaman na farmers sa Central Luzon. Tama ka dyan. Very correct. Paano? Kung masama si Marcos, ito, pakinggan nyo, kung masama ang Senior Marcos at pamilya nito, they are not known for landed families. The Ohangco and the Aquinos are known. Yes. But never tinake over ni Marcos ang Hacienda Luisita. 33,000 hectares ng questionable land holdings, paano napunta sa isa, dalawang pamilya lang? Eh, dapat i-land reform na hindi yan. Ginawa hindi, naman, ni hindi naman sa kuwang ko yung mga yan. Kinuha lang ng ngayon sa mga Amerikano. Nasasabihin niya na napakasama. So tingnan mga kababayan, sinabi ho mismo ng, ano, ng ating mga butihin po ng mga host na itong si Lenny Robredo ay may kahilang tulad pala ni, ano, ni Ninoy Aquino mga kababayan. Kapareho yung estilo, hindi sila makomunista pero may ambisyon talaga sila na gusto magpresidente mga kababayan. Kaya nakita ho natin dito sa style po ni Lenny Lutang, yan rin ang style po ni Ninoy Aquino. So do you think si Ninoy isang hero mga kababayan? E si Lenny Lutang nga isang ang lutang. Di si Ninoy lutang rin. Hoy Guanson, tingnan mo kung gaano kabait po yung mga Marcos at kung gaano rin kagaling sila. Kung sana lang hindi po napatalsik sa ano, hindi po napatalsik sa kanyang pwesto po si Apolacay mga kababayan, baka mas improve pa tayo siguro sa Singapore mga kababayan. 'Di ba? Baka mas nalampasan pa natin yung Singapore, yung Taiwan. Ang sayang, no? Talagang sinayang po yung pagkakataon po. Ito talaga mga salot ng lipunan mga kababayan. Sila kasi talaga ang totoo ditong nagbadagdag po sa problema sa Pilipinas. At talaga, no? Mga paurong kasi itong mga utak na to. Dapat lang pitikin na itong mga tinga na to. At saka dapat lang kurtin lagi itong mga maitim na mga singit. Of course mga kababayan, bago po tayo mag-jump sa next na topic natin, siyempre, shoutout muna natin at yung mga salute viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng advertisement ni Sir Ivan. Thank you so much. I-shoutout natin si Rosemary Sagusio. Hi to FBR. Shoutout natin si Raul Balyarta. Shoutout natin si Maria Mindasiplon. Hi to Evelyn Tarampi. Kasama rin natin si James Valdez, si Ma'am Jima Haikal, si Josefina Pangalinan. Of course, shoutout rin natin si Very Hot River. Hi to fellow Germany. And shout out rin natin si Marichi Swiss. Hi to Teresita Kainglet. Hi to Ilocana Kana. And we're going to shout out rin kay Sir Ruel Agrabi. Ngayon dito tayo magpunta mga kababayan sa issue po ni ako si Ninoy.
hindi naman talaga issue. Eh, ano, talaga alam ho natin na talaga magpa-flop ho itong movie na to kasi walang kwenta ho ang movie na yan, mga kababayan. Mismo po, baluarte ni Lino Lutang, talagang tinanggal na po sa mga sinihan, mga kababayan, ang ako si Ninoy. At ito po ang ating prueba. Kasi baka sasabihin na naman itong mga anti-Ivan dito ay nagpalaganap ako dito ng fake news. Sabi ho dito ni Jay Padriga, sabi nito, Robinsons, Haro, Iloilo, like Robinsons, Naga, are locations where the kakampings thrive. The Iloilo governor and city mayor even gave Lini one of her biggest rallies in their province city. But the cinemas in those malls have already stopped screening Ako Si Ninoy. Why, Derek? Siyempre, basura kasi yung movie na yan. At saka ito, nung ano, patunay natin, makababayan, na pinalitan na po yung Ako Si Ninoy at pinalitan ng Avatar. Doon po sa Robinson's Place, Haro, makababayan, kasi kasama ho yan sa ano, sa ang tawag dito na movie na yan, yung Quantumania, Ant-Man, makababayan. Ngayon, ang Ako Si Ninoy pinalitan na po ng ano, ng Avatar. Alam naman natin yung Avatar, makababayan, sikat-sikat na movie yan eh. Mahilig rin kasi ng konti si Sir Ivan sa mga Hollywood movies. Maganda yung Avatar, mga kababayan. Siyempre, meron na rin advance ticking sale ang ano, Martyr or Murderer. At nakikita natin, mga kababayan, halos po malapit na po mag-sold out yung mga sinihan natin dyan sa Pilipinas, ang Martyr or Murderer. At saka alam nyo, meron ding balita at saka pinost rin niya ni Derek Daralyap na si Vice President Inday Sara, mga kababayan, gusto niyang ano, mag-back screening po sa Martyr or Murderer. I'm not sure kung saan niya po ipapalabas ito, yung ipa-back screening niya yung Martyr or Murderer, but I have a feeling, mga kababayan, baka siguro sa mga eskwelahan, sa deep end. Ito yung feelings, but I'm not sure, hindi pa tayo sure dyan. May nakakalam na ba sa inyo? Please comment down below kung saan po ipa-black screening po ni VP Sara yung Martyr Murderer. But for me, I think sa analysis ko, mga kababayan, mukha siguro sa mga eskwelahan po. And that is a good move. And that is a good news kung sakali. At saka doon rin sa ano, mga kababayan, sa Robinson's Place, Iloilo, tinanggal na talaga yung Ako Si Ninoy doon. Kasi nag-iisa na lang po yung movie doon, yung Ant-Man na lang po. Tingnan nyo kung gaano ka demand yung Ant-Man. Sikat na sikat talaga yung movie niya, mga kababayan. At saka yun po, yun sa Haro, sa Robinson's Place Haro, at saka sa Robinson's Place Iloilo, tinanggal po officially yung Ako Si Ninoy. Bakit? Siyempre, sabi ho dito sa ating kaibigan po na si Eton Velasco, basura kasi yung pelikula yan. Kaya langaw lang ang nanood. Pinaka worst movie of the year at sa kasaysayan ng pelikula. Totoo yan, mga kababayan, first time in history nag-flop yung movie na yan. First day pa lang po sa movie na yan. At saka in just 2 days or maximum 2.5 days, tinanggal na kagad sa mga sinihan. Kasi nga sayang po sa bayad sa kuryente yung sinihan, mga kababayan. Sayang lang po, at saka baka malugi kung patagalin pa ho nila yung Ako Si Ninoy. Malulugi lang po dito yung mga sinihan, mga kababayan. And of course, nakita ko rin na hanggang March 3 hanggang March 2 na lang po yung Ako Si Ninoy. And after that, mga kababayan, tatanggalin na po sa lahat ng mga SM Cinema yung Ako Si Ninoy. Hanggang March 2 lang, ang sakit naman. Hindi pa nga nabawi yung kanilang ano, mga kababayan. Or baka malaki talaga siyempre malaki yung nagasto dito ni Vince Tanyada, at hindi naman si Vince Tanyada nung gumastos dito, mga kababayan. Meron kasi silang producer dito at saka mga sponsor. Ikawawa yung mga producer at saka yung mga sponsor kasi malaki talaga ang kanilang ano, mga kababayan, yung nabawas sa kanilang budget dahil sa walang kwentang movie na to. Ang kawawa, no? Of course, dito naman tayo po sa ating next topic, mga kababayan. Napakainit nito kasi po, na 'di ba yung mga nagmumotor natin, yung mga motorista. Once kasi yung nakaangkas, mga kababayan, dalawa na kayo kasama yung driver at saka meron kayong helmet na nakasuot. Pero 'di ba minsan po, kadalasan na mga sinasabi ng mga tao diyan, 'di ba riding in tandem, mga kababayan? 'Di ba palagi natin yung maririnig kahit ikaw makita ka na merong angkas yung nakamotor at saka kayong dalawa, yung dalawa na yon ay meron pong isinuot po ng mga helmet.
Parang sasabihin mo kagad, parang riding tandem, lalong-lalo na pag puro lalaki mga kababayan, that is discrimination. Kaya nag-iingay ngayon yung mga motorista mga kababayan at gusto nilang tutukan ito doon sa Senado. So for more details, let's watch this. Kung tutukan ng mga senador ang anilay discrimination sa mga motorcycle rider, bakit daw mga motor lang lagi ang pinapara sa mga checkpoint? Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Inaabot daw ng kalahating oras ang paghihintay ng motorcycle rider na si Jope tuwing napapara siya sa mga random checkpoint sa kalsada. Malaking hassle daw yan, lalo na kung nagmamadali siya sa kanyang pupuntahan. At isa pa, bakit daw motor lang lagi ang may ganitong checkpoint? Papipilahin kayo, then hanapan kayo ng dokumento o RCR. Saka pag minsan, che-check-in pa yung attire mo. Magmula sa standard helmet from sa sapatos po. Oh ma'am, malaking pagkakaiba po talaga. Parehas lang din naman kami dumadaan doon sa isang daanan. Bakit kami lang yung hinaharang na mga motorista, kumbaga. Sumbong pa ng ilang rider, nagagamit din minsan ng checkpoint sa pangungutong. Unfair talaga ma'am. Dapat mga sasakyan din. Kasi yun ang kadalasan na nakikita ko, parang yung mga motor lang palagi si checkpoint, tapos kinukuhaan ng ticket. Minsan pa, pinipirahan pa. So, dyan sa mga pag-checkpoint, ma'am, dyan pa rin na nakikita namin yung kurap. Kaya sasabihin ng na para hindi na kayo mabala, di magbabayad na lang kayo. Ang mga ganitong reklamo ang dahilan kung bakit gustong amyendahan ng ilang senador ang Republic Act 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, hindi naman ito nasusolusyonan ang mga krimen na kinasasangkutan ng mga rider. Nagdudulot lang daw ito ng diskriminasyon. Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cost. Ano yung probable cost? Walang helmet. Sira yung ilaw, gewang-gewang. Those are just example of probable cause. Pero bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Ayon naman kay Senator J.V. Ejercito, na sponsor ng panukala, masyado ring mataas ang multang sinisingil sa mga rider kumpara sa mga driver ng four-wheeled vehicles. Umaabot daw ng 50,000 hanggang 100,000 pesos ang multa sa mga rider na may traffic violation. These fines and penalties are somewhat too excessive to the point of being discriminatory again to motorcycle riders. Karamihan po ng mga maliliit na motor, halos kapresyo na ng motor, kaya naitindihan po naman nila. Layon din ng Motorcycle Crime Prevention Act na magkaroon ng plaka sa harap at likod ng mga motorsiklo. Pero pinasuspindi ito ni dating Pangulong Duterte dahil masyado raw malaki ang sukat ng planong dagdag plaka. Mungkahi ni Senator Ejercito, imbis na plaka, kabitan na lang ang mga motor ng RFID stickers. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali raw mang pag-identify kung nakaw ang motorsiklo o sangkot sa iba pang krimen. Itatawag lang sa command center, naka-alert na kaagad yun. So I think yun yung natin kailangan, pagtulungan ho natin, Sen. Rafi, Mr. Chair, that we have to set up the command center and also purchase the scanners for all the PNP checkpoints. Sang-ayon naman dito si One Rider Party's Representative Bonifacio Busita. Using the scanner, makikita po agad doon, karnap yung motorcycle. Hindi lamang po ito ma-address ng RFID, yung crimes committed by the riders. May isa namang hiling ang grupo ng mga motorcycle dealer kaugnay sa paggamit ng terminong riding in tandem. Anybody na dalawa, kasama, girlfriend, kasama, riding in tandem po tawag eh. Para bang ang motorcycle was meant for one na lang. Pag nakita ang dalawa, kriminal. So, di ba? So parang maybe it's about time to change the term. Thank you po. Magkakaroon pa ulit ng susunod na pagdinig at iimbitahan naman ang mga sektor at grupo na hindi sang-ayon sa pag-amyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act.
Mga kababayan, pwede ba mag-imbento na lang sila ng transparent po na helmet? Meron ba kayang ganyan? Transparent na rin yung helmet, pero makikita kahit po nakasuot po yung helmet, makikita pa rin po yung mukha. Para yung, ano, yung mga riding tandem, matatakot mga kababayan kasi kitang-kita na ang kanilang mga mukha eh. Yan kasi ang problema, totoo lang. Yan po ang problema ngayon na meron kang kaangkas. Abay, tatawagin na kagad na riding in tandem. Pero good news yan, makababayan. Kung matutuloy po yung rapid ID, through scanner lang po, eh maganda yan, makababayan. Madali lang po nila ma-identify po yung, ano, yung mga motorho natin. Of course, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, shout out rin natin si Ma Marcel Pambuwina. Hi to Froilan de la Cruz. Shout out rin natin, kasama natin ngayong araw, si John Dex Cortez. Hi to Nori Tavio. Hi to Jose Esguerra. Shout out rin natin si Edski Lamang po. Hi to Alma G. Jornales. Shout out rin natin si Nori Tavio. Kasama rin natin si Lorna Tolentino. And hi to Brenda. And hi to Rachel Ribot. Okay, dito tayo mga kababayan sa issue rin nang tungkol dito sa practical driving schools na naman. Kasi po yung LTO, meron silang binago sa kanilang protocol mga kababayan, bagong requirements. Bago ka makakuha po dito ng ID or ating license ID mga kababayan, dapat daw dadaan ka dito sa isang mga driving schools. Ang problema ho ng driving schools mga kababayan, mahal po yung bayad noon. Meron ngang umaabot po ng 15,000 to 20,000. Ang mahal mga kababayan, kaya nga maraming umalma ho dito tungkol sa bago pong protocol po na inilabas po ng LTO. So for more details, let's watch this. Maabot na raw sa 20,000 ang singil sa ilang driving schools. Kaya naman gusto na yang i-regulate ng LTO. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Ika nga sa isang kanta, gusto kong matutong mag-drive. Pwede naman, pero may 20,000 ka ba? Ganyan na raw kasi ang presyohan sa ilang driving school. Para magkalisensya, required na ngayon sumailalim sa driving school ang mga aplikante. 15 hours na theoretical driving course at 8 hours namang practical driving course. Namamahalan dyan ang Land Transportation Office o LTO, kaya gusto na nila itong i-regulate. Since the establishment of LTO, LTO has never really regulated the fees of schools. Ang ideal raw, magko-compete yung mga driving schools, pagandahan sila ng service, pababaan ng presyo. Pero yun nga po, hindi po yun ngayon yung nangyayari. Kung tutuusin, meron na raw verbal agreement ang LTO at mga driving school noong 2019. Hindi raw dapat lumagpas sa 2,500 pesos ang theoretical driving course, habang 4,000 hanggang 5,000 pesos naman ang practical driving course. Labas pa riyan ang 250 pesos na bayad sa LTO para sa student license at 685 pesos para sa professional license. Pero para sa grupo ng mga driving school, hindi sila sang-ayon na i-regulate ang singil. Tama lang daw ang presyo nila dahil nagmahalang gasto sa operasyon. Since tumaas na, ilang beses na pong tumaas ang gasolina at ilang beses na pong tumaas yung klase ng yung mga supplies, yung mga ginagamit natin sa sasakyan. Sana i-consider din ni LTO yung status, marami siyang status or saan nakapwesto yung mga driving schools. Kasi may mga nasa prime area sila, of course mataas yung rental nila. Ayon kay LTO Chief Jose Arturo Tugade, gumawa na sila ng isang komite para pag-aralan kung magkano lang ba talaga ang dapat singilin ng mga driving school. The solution po that we are proposing is a reasonable fee-based structure. For example po, ang minimum wage sa Manila ay iba po sa minimum wage, for example, sa Agusan. Sa Marso, inaasahang ibababa ang rekomendasyon ng LTO tungkol sa standard pricing sa driving schools. Susubukan din ng LTO na palawigin pa ang pagbibigay ng libreng theoretical driving course para kahit paano'y mabawasan ang gastos sa driving lessons at pagkuha ng lisensya. Bakit pa kailangan pa natin kumuha ng driving schools mga kababayan? Marami namang makapagturo sa atin na mag-drive. Diba yung mga kakilala ninyo, mga kapamilya ninyo, pwede naman serbihan na lang, libre pa. Sa mga driving schools mga kababayan, ang mahal, umaabot ng 20,000, parang ang mahal naman talaga. Hindi na kailangan kasi doon nga sa amin mga kababayan, ayaw ko lang sabihin. Marami namang hindi dumadaan sa kanya, sa mga ganyan na mga driving schools, nakuha naman ng mga lisensya mga kababayan.
Pwede naman siguro kahit ano lang yung magpaturo ka na lang sa mga merong mga experienced driver at saka kuha ka na lang po ng theoretical course, mga kababayan. Hindi na dapat idadaan po sa mga driving schools, idagdag bayarin lang yan eh. Ang hirap na nga ng ano ng buhay natin ngayon, dapat na itanggalin na yan. Pero hindi mahirap, mga kababayan. Sir Ivan, bakit mahirap? Sila nga nakabili nga ng ano ng mga sasakyan eh. Anyways, mga kababayan, siyempre kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Of course, mga kababayan, maraming salamat nga pala sa ating mga new subscribers. Thank you for trusting our channel and thank you for appreciating our vlogs. Maraming salamat once again sa ating mga new subscribers, sa ating mga returning viewers. Maraming salamat and welcome back. At lalong-lalo na, maraming salamat rin sa mga viewers natin na hindi po nag-i-skip ng advertisement na Sir Ivan. Thank you so much. Dahil sa ginawa po na hindi nyo pag-skip ng ads, tinulungan nyo si Sir Ivan na hanggang ngayon na mag-stay po sa ating channel. Kasi malaking tulong yan sa ating channel, mga kababayan, ang simpleng hindi po pag-skip sa ating advertisement. Of course, bago po natin tapusin po ating programa ngayong araw, sana sabay nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord Jesus, thank you for this brand new day. Thank you for taking care of me and my family and for meeting all our needs. Lord, we pray for guidance in every decisions we make and lead us into the path of righteousness that you may be glorified in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahalang